Alright, welcome po muli, welcome sa ating channel mga kapatid. For this video mga kapatid, gagawa po tayo ng mahaba-habang video patungkol po ito sa paggawa ng pambot. At nandito sa likod, ayan na po, nire-ready na po ni Papa ang kanyang mga gamit sa paggawa ng pambot. Kung naaalala niyo yung mga nakaraang araw, ipinasilip ko po sa inyo yung kasko na yan, yung nasa likod. At siguro mga ilang chapter kaya ito. At di bali na, kundi gagawin pa rin natin kung ano ang makakaya natin at kung mapaliit natin at hindi natin maibigay yung pinakamahaba, gagawin po natin. At sa ngayon, ito po, samahan niyo po kami dahil gagawa tayo ng isang pambot. Alright, here we go, let's go! Pangagan yung binutasan na po ni Papa yung sa bandang dulo, bandang huli ng pambot, yung may pala dito po yung dadaan yung ihi. At ready na po talaga ang kasko. At sa ngayon ang gagawin, pinuporma po yung ilalagay sa dulo at sa bandang puwit ng pambot. Alright, yan pala ang tinatawag sa parte ng pambot, tinatawag po yan na pamaong. At ito po, i-review po natin ko bago nakarating dyan, i-review po natin mga kapatid. Ito po. So ito po mga kapatid, ang nangyari, kasi nagsimula na po silang mag-sap-sap, kasi pumunta pa ako kanina sa Pabuhan. Gumawa po si Papa ng karton. Kumbaga yan po ang, ito po ang sample at ganito po ang hitsura na kanyang gagawin. Yan, ginuhitan po niya. Pagkatapos, kanyang ginamitan ng lagari hanggang dito. Kung aalisin natin itong karton, yan po ang forma. Nilagyan niya ng butas gamit ang lagari at yan, para madali lang pong sapsapin. Alright, ito na, kanya na po ang gagawin. So, ayan na po, dalawa po silang, sila ngayon na gumagamit ng itak. Ayun ang kabila. Ang tawag dito sa Bisaya, pamaong po mga kapatid, yung inilalagay bandang harapan at sa huli. Iwan ko lang kung ano ang tawag sa Tagalog. Usa ramon akalin pa no? Kana gitunga lang nimo. Pilis suko na. Tres. Ang gitas on. Dan ang kanang gibag-o niya, tres. Ang gilap doon, singko. Otso. 3x8 po mga kapatid at ang haba 6 feet. Yan, at pinuto lang po sa gitna. Kasi bago tayo nakapagsimula ng mag-vlog, nasimula na po ito ni Papa. At ayun na nga. 3x8 at size ang haba. Kasalukuyan pa po nilang ginagawa yung pamaong. At i-review muna natin ang kaskong ito. At ito po, ibibigay ko po sa inyo kung ano at ilan ang sukat nito. So, ayan po. Ang sukat po ng kasko ito ay mayroon po siyang 420 mm. Yan, kita nyo naman sa steel tip. At ito naman, susukatin natin ang haba ng kaskong ito. At ang ating steel tip ay hindi po makaabot sa dulo. Yan, nasa kalahati lang. Sa bandang dito, 2,700 mm at 9 feet. At susukatin natin talaga hanggang sa dulo. At ito na, mula doon sa kabilang dulo hanggang dito, itong guhit na ito, mayroon na po siyang 5,400 mm. At ilang feet na po hanggang dito, mayroon na po siyang 18 feet. 9 feet
plus 9 feet, mayroon na po siyang 18 feet. Ito po ang guhit sa 9 feet. At dito ang 5,400 mm. At kaunti na lang para maabot na sa dulo. Alright, ito po. At ito na po talaga ang kabuuhang sukat mula sa dulo hanggang dito. Plus 780. Ayan na po. 5,400 plus 780. Mayroon po lahat na 6,180 mm. At sapit naman, mayroon pong nadagdag dito na 2.3. Ayan. Ang total na haba talaga ay 20.3 feet. Ayan. 20.3 feet. Round off na lang natin yan sa 20 feet. At sa millimeter ay 6,180. Yan po ang kabuuang haba ng kasko. At yung kanyang lapad naman ay mayroon siyang sa pinakagitna. Andito talaga sa gitna ay mayroon po talaga siyang 430 mm. At 1.5 feet po. 1, 2, 3, 4, 5 oh. 1.5 feet. Ito po ang pinakagitna niya talaga. So ayan na ang sukat. Tapos na pong masapsap. At ang susunod, ganito po ang mangyayari para pong yan. Ganito po ang mangyayari dito sa unahan at sa likod ng pambot. At ito na, ginawa na po ng guhit. Nang sa ganun, ito ang kanyang pinaka sentro. Para po kasi yung ganun, talinis ang dito banda. At alright, ito na po. At sa ngayon po ang matutunghayan po natin kung papaano po dinudugtong ang kahoy. At ang parts ng pambot na ito, ito po yung tinatawag na batsula. At ito po ang isang pamamaraan kung paano at ano ang pagdugtong ng kahoy. Yan po nakikita ninyo, yan po ang kabilang side at ito po ang kanyang kadugtong. At kung nakikita nyo, yan po ang nangyari. Bawat dulo ay ginawa ng ganito, maging doon rin sa kabila yung nilalagyan ngayon ng ituksi. At so ayan na po, talagang kailangan pong idugtong ang batsula kasi madalas sa pinakamahabang kahoy na kinakating sa bansuhan ay nasa 20 feet lang po. At ang kaskong ito, 20.3 po ito. Plus, hindi pa po yun ang kabuuhang haba talaga kasi may tinatawag pa po na pamaong. Yun po ang madudugtong. At ganyan lang po ang pagdugtong mga kapatid. Yan. Saktong-sakto lang po sila. At yan, nilalagyan ng clamp para siya po ang maghuhold hanggang sa tumigas yung ipuksi. At yan po, nilalagyan po ng pako mga kapatid. Ngunit temporary lang po yan hanggang sa tumigas ang ipuksi. So, ayan na po. Bali, apat po ang pagdudugtungin nito mga kapatid.
dalawang part po ng ating pambot. Ito pala, itong 1x2 yan, yung kasalukuyang dinudugto ngayon, yan po ang gagamitin doon sa plarite. Kumbaga, yan po ang ilalagay sa gitna mula sa dulo hanggang sa kabilang dulo. At ito po yung batsula, 1x2. 1x2 pa? 1x2? Oh, 2x2? 2x1.5, oh. At ito po ang gagamitin sa batsula. Ito po mga batid, apat rin ito, dudugtungin rin ito. At ang sukat nito, 1.5 by 2, 1.5, at sa kabilang side ay 2. Makapal po ang sa batsula at ang sa plarite, yan 1x2. At yung apat na yan, ganyan lang po ang proseso. Ganyan lang ang forma. Ito, kagaya nito, yan. Ito, may tabas. May tabas siya sa kabilang side. At ang kanyang pandugtong naman, mayroon din ganung tabas. Ito, ito, ito na sa ilalim. Yan. Ganyan lang po ang paggawa para maidugtong. At ayan na, pinakuan. At yung pako na yan mga batid, kung nakikita nyo, ayan, temporary lang po yan. Bubunutin po yan pag tumigas na yung epoxy. Yan, ibinaon. Ngunit tumagos naman sa kabilang side. Nagkamali po pala ako kanina. Sinabi ko batsula, ngunit plarite po pala ang dalawang inuna. Ito pa po ang para sa ating batsula. Ito, yung apat na piraso sa ilalim. Ayan na po ang para sa pangalawang plarite. Ayan na, tapos na ang para pangalawa. At ayang isusunod, yan na po ang tinatawag na batsula. Yan na po ang makikita sa pinakataas ng pambot. Yan na po ang nagbibigay porma sa isang pambot. At ang sukat ng kahoy na ito, 1.5 by 2, 1.5 by 2. At ang haba nito ay nasa 16 feet. At dinugtungan lang, hinati ang kanyang, hinati naman ang 16 feet. At ito ang kanyang kadugtong. Same procedure pa rin po, kagaya ng kanina. Ayan, kinuha ang katunga, ang kalahati ng kahoy. At maging sa kabilang side din, kinuha rin para idugtong. Ayan, nilalagyan sa ngayon ng epoxy. So, ayan na, ang unang pagdugtong ng batsula mga kapatid. Lumalabas ang epoxy. Isa lang ang ibig sabihin pag lumabas ang epoxy mga kapatid. Kumbaga puno po talaga ang nasa loob. Kasi umawas sa kanyang tagiliran. Ayan na po. Ito po yung unang plarite, pangalawa at unang batsula. At ang pangalawa, ang huling idudugtong na kahoy. Ayan na, tapos na ang pang-apat. Kulang pa pala ng isang pako. Ganyan lang po ang pamamaraan kung paano at anong dapat gawin pag nagdudugtong ng kahoy mga kapatid. Pag tumigas na po ang epoxy, talagang
kung ano yung walang dugtong, ganun din katigas yung idinugtong. Pag nalinisan na yan at nalagyan na ng pintura, hindi na po makikilala na may dugtong dyan. Tapos na ang pagdugtong natin ng clarity, dalawang clarity at dalawang batchula. Alright. At ito na po ang makikita nyo ngayon, itong ginagawa ni Papa, kasalukuyan niya pong nilalagyan ng kanal ang batchula. Sa pambot, may dalawa pong batchula sa magkabilang gilid ng ating pambot. Ayan, may ginagawa na po siya ngayon kasalukuyan na kanal. At ang tawag po pala dito mga kapatid, lasyo po ito. Ito po ang kanyang ginagamit, yan. Ayan, kung iyo pong nakikita at inyong mapapansin, para lang po siyang sipilya. Ngunit mayroon lang po siyang kaunting bleed. Ayan. Kasi ang sukat niyan ay katumbas lang po ng ating ilalagay na plywood na 1/4. Ayan, ganyan po. Para lang po siyang sipilya. Ginagawan kasi ito ng kanal mga kapatid, para nang sa ganun, babaon ang plywood. Yan, parang ganito ang mangyayari, babaon ang plywood. Inuulit ko po, lasyo po ang tawag sa mechanism na yan. Iwan ko lang kung ano po ang eksaktong tawag sa Tagalog niyan. Ngunit sa Bisaya na term, lasyo po. So kung makikita nyo yan, mayroon po siyang eksaktong lalim na kinukuha. Kasi may adjuster po yun, no? Kung gaano kalalim at gaano ka lapad mula sa gilid. Kung nakikita nyo yan, yung bandang gilid yun, yun po ang nag-a-adjust kung gaano kalayo mula sa gilid. At ang bleed niya, pinupukpok lang yan pag gustong ipabaon ng malalim. Pag gusto namang mababaw lang, yun, dinudok, pinupukpok po para hindi masyadong bumaon. Yan po ang tinatawag na lapres. At ito yung isang batsula na gagawan pa ng butas o kanal sa gitna. So ayan na po. Yan po ang paggawa at paglalagay ng kanal sa ating batsula. At kung nakikita niyo, ito po yung idinugtong natin. Yan. Para na po siyang walang dugtong. Kung pariha lang ang kulay nito, hindi na po halata na dinugtong. At pag mapinturahan na po ito, ayun, talagang para na po talagang dinugtong. So ayan na ang ating batsula. Matapos ng malapit nang matapos ang paggawa ng kanal. Yan, manumano. At ayun na, matapos na po siyang kinalanan, nilagyan ng kanal at ngayon nililinis po. Dahil may mga parang magagaspang na part ng kahoy. Ginamitan na po ngayon ng tigib. Abog. Yan, sa ganod, talagang wala nang sabit yung plywood na ibabaon. Ito na, tapos na po yung ang isang batsula. At ang pangalawang
ang kanyang paris na lang ang kasalukuyang nilalagyan ng kanal. Na kasalukuyan na pong nililinis ang kanal para makuha ang magandang kanto ng kanal kagaya nitong unang batsula. Yan. Talagang square na square po ang kanto. So ayan na po, ito po yung idinugtong ng nakahoy. Yan, kung nakikita nyo, ito po yung idinugtong para humaba ang kahoy. Yan, kulay puti at pula. Right. Yan, magsinglaki lang po. Sana nakuha nyo kung paano at anong gagawin pag magdugtong ng kahoy. Yan. Ito po ang makikita nyo mga kapatid. Ito po yung isa sa tingin ko na mahirap na part sa paggawa ng pambot. Ito po ang paglagay ng pamaong sa kasko. Ito po, tinatawag po ito dito sa amin na pamaong mga kapatid. Yan po. Yan po ang isa sa talagang kailangan ng matinding diskarte. Yan. Ang pinaka base, ito po. Ito po ang kinukuna ng pattern sa forma ng pamahong. Para po kasi itong pasol na kahit walang pako, once na ipasok yung pamahong, para po siyang maglalak. At ang pinakalak talaga niyan, lalagyan po yan ng kawayan. At pag maikunik na yan na permanente, dyan nyo po makikita kung paano at ano ang magiging itsura niyan. So ayan na po, tinatansya pa po ni Papa kung saan ang kulang at kung saan ang pwedeng pagkunan para pumasok talaga. Siguro sa wala pang masyadong alam patungkol sa paggawa nito, bibigyan ko kayo ng idea kung ilan ang sukat nito. Yan. Mayroon siyang 45 mm. Tapos ang ginawang parang butas, mayroon rin siyang 65 mm. Ganyan lang po mga kapatid. At ang butas na kasi ito para po itong maglalak. So, ayan po. May idea na po tayo. Ayan, 45 mm. Ang pinakababa baba ay 40 at 50 sa itaas. Kita naman siguro. Ayan, 50. At dito, 75. At dito sa pinakataas, mayroon po siyang 50. 50 mm sa baba, 75. Yan. At may crack lang ang kahoy na ito, pero ayos lang yan. Ipuksin ang bahala dyan. So, ayan. Ang paggawa talaga ng ang pagkonekta po talaga ng kasko at pamaong mga kapatid, kailangan po ng pasyensya. Kasi pag binigla mo yung kinunan ang kabilang side,
mapakasko o mapamaong. Wala po. Mahirap po ang kahoy, mga kapatid. Ito po ang tandaan natin. Mahirap po ang kahoy pag magkulang. Pag sumubra tayo sa pagbawas o pagputol, talagang hindi na po pwedeng maibalik. Hindi po kagaya ng bakal na pwede pang masulda o mawilding. Kaya sa madaling salita, mas madali pang gumawa na gamit ang mga bakal kaysa kahoy. Alright. So, ito naman ang hitsura ng pamaong. Talagang para pong babae at lalaki. Ito, papasok ito doon sa butas ng kasko. At itong may kulang, ito yung butas, yun naman ang sa sobra ng kasko. Ayan. So ayan na po, mga pati, tingnan nyo. May diferensya po itong side na ito. Ayan, nakikita nyo, ayan. Ginamitan ng lagari. Ginamitan ng lagari para talagang bumaon. Kasi ang sa itaas yan, oh, dia ada yang lock.